Good day mga kaboxing fans. Pedro Todoro ng Pilipinas, napanatili ang pagiging kampiyon. Ating talakayin yan mga pre. Pero bagong lahat ay huwag kalimutang mag-subscribe, hit the like and bell button at magbigay na rin ng inyong opinion sa laban. Napanatili nga ni Pedro Todoro ng pagiging IBF minimum weight champion nung maidepensa niya ito laban sa katunggaling si Daniel Valladares ng Mexico na ginanap sa Expo Beer Garden, Guadalupe, Nueva León, Mexico. Sa opening bell pa lamang ng laban ay matitinda na at mababangis ang binibitawang suntok ng dalawang boksingero. Talagang mabigat ang palitan ng suntok ng dalawang boksingero hanggang sa hindi sinasadya ay nagkaantugan ng ulo ang dalawang boksingero. At dahil dito ay nagkaroon ng malaking bitak sa kanang kilay itong si Valladares. Bilang isang Mexican warrior, itong si Valladares ay hindi sumuko sa laban at sa halip ay lalo pang nag-imigting ang damdamin upang manalo sa laban at pakipagsabayan ito ng suntok kay Todoran. Ahora sí que del Cejitas Valladares un impacto que entró pero tremendo porque además también venía hacia situación que se torna en un instante muy complicada para el Cejitas Valladares. Ahí trata de mantenerlo a distancia y ahora lo que hace el filipino es buscar justamente castigar con la mano derecha también la zona lastimada. El Cejitas trata de mantenerlo a raya. Esa guardia semidesmayada le está abriendo muchas posibilidades. ¿Sabes qué, Rodo? El Cejitas Valladares teñido en rojo porque la hemorragia en la ceja derecha es brutal. Ahí logra conectar el Cejitas Valladares. Viene para adelante conectando abajo y arriba y lo vuelven a cimbrar con la mano izquierda. Sa second round ng laban, ipatuloy ang balita ng suntok ng dalawang boksingero. At kahit na tinatamaan ang bitak sa kilay nitong si Valladares, ay halos hindi niya ito iniinda kahit na umaagos ang dugo sa kanyang mukha. Sa third round ng laban, ay mas maraming nai-connect ang solidong suntok si Todoran kaysa kay Valladares. Pues el boxeo lo ha dejado de lado. Están ahí a paro y palo. Viva México, mi querido Rodo. Agárrense, porque vamos por todas. A golpear al cuerpo, que la cabeza cae sola. Ahí viene el Cejitas Valladares quemando todas sus naves. A ganar o morir en este tercer capítulo. Pero es una realidad que ha recibido mucho más el peleador mexicano. Y la hemorragia otra vez se intensifica ahí en la ceja derecha de Valladares, que es conectado de manera brutal. Entró la mano izquierda, pero plena y contundente, y haciendo un acto estoico, el Cejitas Valladares se mantiene en pie y le repiten la dosis. Se dobla, pero no se rompe el Cejitas, pero le están dando el serio, campeón. Sí, la verdad, sí, mi querido Rodo, la verdad, y se prenden las alarmas, pero el Cejitas dejando todo arriba. Sa fourth round ng laban ay patuloy ang palitan ng matitinding suntok ng dalawang boksingero na talagang ayaw patalo sa isa't isa. Habang nagpapalitan ng suntok ng dalawa ay lalong tumindi ang agos ng dugo galing sa putok na kilay nitong si Valladares. Magkaganon man na halos maligo na ng dugo itong si Valladares ay pinayagan pa rin ng ringside doctor nung matapos ang round 4. Durán, el filipino, de nuevo en el terreno corto, y ya habíamos escuchado las recomendaciones de Marco Barrera. No le conviene, pero no le importa porque está dejando todo. Se la está rifando, mi querido César. Ahí está con todo, se está ganando el respeto del público y de todos los que siguen esta transmisión fabulosa a través de Box Azteca 7, la casa del boxeo. Hoy se llevó la izquierda muy peligrosa, sigue con todo, muchísimo valor del Cejitas Valladares, que vuelve a recibir la guardia. Ya no le importa aunque esté abajo, lo que quiere es pegar, don Lama, quiere pegar. Es una pelea para no olvidar, está peleando como un valiente, los dos. Un minuto le queda este cuarto episodio, ahí está la... Dahil nga sa malaking bitak sa kanyang kilay nitong si Valladares, ay hindi na pinayagan ng ringside doctor na ituloy pa ang laban. Sa scorecard na nakitala ng unang judge ay pumabar ito kay Valladares sa bilang na 39-37.
Balit ang dalawang sumunod na Giants ay makapagtala ng 30-38 para sa dalawang boksingero at may deklara itong technical majority draw. Dahil sa desisyon ngayon ay napanatili ni Tadoran ang pagiging IBF Minimum World Champion na tinuguri ang General Kid ng Albay Province. Sa ngayon, si Tadoran ay may boxing career record na 40 wins, 2 loss, 1 draw at 11 knockout. Ang kanyang knockout rate ay 64.71%. Dahil nga sa draw, ang naging desisyon ng labi ito ay hindi maisawalang tabi ang rematch ng dalawang boksingero. Kaya niya kay MP Promotions President Sean Gibbons ay masaya sila at gusto nilang maganap ang rematch sa Pilipinas at mabigyang muli ng pagkakataon si Valladares na makakalabang muli si Tadoran. At dahil napanatili ni Tadoran ang kanyang pagiging minimum weight world champion ay naninatiling apat ang boxing champion ng Pilipinas. Kabilang dito ay sina WBA welterweight champion Manny Pacquiao, IBF super flyweight champion Jarwin Angkahas at WBO bantamweight champion John Riel Casimiro. Hanggang dito na lang mga pre, at huwag kalimutang mag-subscribe, hit the like and bell button at magbigay na rin ng opinion tungkol sa labang ito. Kita-kits na lang muli sa mga susunod na mga videos. Thanks for watching.